Ito ang Riyadh, Saudi Arabia. At isa ako sa libu-libong OFW ang nagtatrabaho rito. Tara, balikan muna natin kung paano ako napadatag rito. September 2022, nang nagsimula kaming mag-apply patungo ibang bansa. Sabi namin, kahit saang bansa, basta makaalis kami, okay lang yon. At nagsimula na nga kaming mag-apply sa iba't ibang ahensya sa Pilipinas. Hindi naging madali dahil sa kulangan namin ng experience. Madalas, bagsa kami sa interview. Pero gayon pa man, hindi kami sumuko. Hindi kami pinanghinaan ng loob dahil sa kagustuhan naming makaalis. Pinag-aralan namin lahat ng mga katanungan at sagot sa lahat ng interview. Napadpad din kami sa iba't ibang simbahan sa Manila. At doon, nagdasal kami na kamegabayan sa aming paglalakbay. At alam ko, isa yon sa mga nakatulong sa amin. At ayun na nga, hindi naman kami pinagdamutan ng kapalaran. Galing ng Pilipinas, napadpad kami sa bansang Riyadh, Saudi Arabia. December 2022, nang nakalipad kami papuntang Riyadh, Saudi Arabia. Alam ko, hindi ito ang bansang pinapangarap na mapuntahan o makapagtrabaho ang karamihan sa ating mga Pilipino. At sa totoo lang, maging din ako. Pero dito ako dinala ng tadhana. Alam kong may plano, alam kong may matututunan ako, alam kong maraming experience ang makukuha ko sa bansang ito. At nung makarating kami rito, namangha, nalungkot, masaya, may takot. Ganito pala ang Saudi. At ayun, nakapagsimula na nga kaming magtrabaho sa isang resto. At ayun, naging abala sa trabaho. Pero teka. Isang araw na paisip ako, parang hindi balance ang work and life dito. At yun ang pag-uusapan natin sa video ng ito. Kaya tara, samahan niyo ako sa day in my life ko sa napili kong libangan sa bansang ito. Madaling araw pa nga lang ay naghahanda na tayo dahil umaga ang laro natin ngayon. Sabado pa lang ngayon, tamang-tama, day off natin, makakapaglaro tayo. Inagahan ko na nga ang pag-aasikaso dahil makikisabay lang ako papuntang court. At dito namumroblema pa ako kung anong gagamitin ko. Ito na lang yung pangmalakasan. By the way, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala ang Urago ng Bicol. I'm your Koys, Koys Ken. Mahirap i-balance ang work at life dito. Dahil nga maraming bawal sa bansang ito. Wala kang ibang mapaglibangan maliban sa larong ito. Hindi rin naging madali para sa akin ang makasali sa mga laro sa bansang ito. Naghanap ako sa online, sa Facebook ng mga Pilipino na naglalaro ng basketball dito. Kaya ngayon, samahan niyo ako sa A Day in My Life ko bilang isang atleta sa bansang ito. Charis! At eto, sinundo na nga ako ng aking mga kasamahan na si Frederick Escarcha Pereras at si Toby Allen, na kapwa mga taga Rizal, Gubat, Sorsogon. Shout out sa family nila dyan sa Rizal, Gubat, Sorsogon. At ngayong araw, dito nga pala kami maglalaro sa IPSR o mas kilala sa tawag na International Philippine School in Riyadh. Pagdating nga namin, marami ng tao at nakapag-start na sila ng isang game. Bilang Pilipino kasi talaga, hindi na sa atin mawawala ang pagkahilig natin sa larong basketball. Nagkikita-kita nga pala kami tuwing Biyernes at Sabado. Madalas kasi, yun yung free time ng mga kababayan nating Pilipino rito. Siyempre, unang subok natin dyan, sablay. Hindi muna tayo magpapakita ng ating galing. Charis. Marami namang mga Pilipino ang nagsiset ng liga dito sa Riyadh. Itong sa amin ay papawis, larong pangkaibigan para na rin makaiwas sa stress. At pangalawang tira, sablay. Kung kanina may nalalaman pa tayong pangmalakasang sapatos, abay, mapahiya ata tayo dun. Uy, si Jordan Poole. Hindi, nag-warm up lang tayo kanina. Ganito kasi yun, huwag kayong kukurap.
Kaya ikaw, kung napanood mo to at interesado kang sumali, pwede kang mag-comment dyan sa baba para may-add kita sa aming group o sa aming GC. At simula nang makapaglaro ako sa grupong ito, kahit papaano, gumaan-gaan yung pakiramdam ko. Ilang years na po kayo, sir, na gano'n na naglalaro dito? Dito? Bali, ano na, since dumating ako rito, 2017. 2017 hanggang ngayon na 2023. Okay. Nakakatuwa kasi yung iba, mga matatagal na rito, bibigyan ka nila ng idea kung paano ka makikipagsapalaran, kung paano ka tatagal sa bansang ito. At dahil sa larong ito, dumami ang aking kakilala, kaibigan, lumawak ang aking pamilya. At dito, mas pinili kong magpahatid na lang sa resto na kung saan ako nagtatrabaho. Malayo kasi kung dun pa ako ihahatid sa accommodation namin. At yun lang mga ka-low budget for today's video. At samahan nyo ako sa ating journey sa bansang ito. At yun lang, ingat kayong lahat, God bless. At samahan nyo pa ako sa mga susunod pa nating video dito sa Saudi Arabia.